Marami sa mga NBA players na naglaro noong 2000 era ay may background talaga sa streetball or yung blacktop. Ang kakaibang skills na nadala nila sa liga ay ang tinatawag nilang entertainment. Ito ay sa pamamagitan ng kakaibang pagpasa ng bola at ang pag-dribble. Ang mga players na kasama dito ay sina Allen Iverson, Jason Williams at itong si Jamal Crawford. Si Jamal Crawford ang isa sa mga best six man sa NBA at may killer crossover dahil sa magandang handles nito. Para sa video na to ay balikan natin ang naging kwento ng 3-time six man of the year ng NBA at kung papaano siya nagsimula sa basketball. At ang tanong ay kung nasaan na nga ba siya matapos niya maglaro last season para dito sa Phoenix Suns. Si Jamal Crawford din ang masasabing isa sa pinakamabait na NBA players dahil sa mga philanthropy na nagawa nito. Nanalo din siya ng 2018 Teammate of the Year, mga pre. Bago tayo magsimula ay huwag niyo kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page para personal kong makuha ang inyong mga request. At i-check niyo rin ang aming playlist para sa iba pang mga NBA stories. So mga tol, bago ang lahat ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe at notification button para lagi kayong updated sa ating mga videos. Sa natatandaan ni Jamal Crawford nung bata pa siya ay humahawak na siya ng bola sa edad na 3 years old. Noon nga ay may basketball court pa sa tabi ng bahay nila pero hindi siya pinapayagan ng kanyang mga magulang na maglaro noon. Pagdating niya ng 5 years old ay alam niya na may skills na talaga siya maglaro ng basketball. Ang kwento pa nga ng kapatid niya na si Lori, ang pangarap noon ni Jamal ay maglaro sa NBA. Sa edad na 7 years old ay naglalaro siya ng baseball, American football at basketball. Pero noong mga time na yon ay sa basketball talaga nakakaangat ang skills niya na naglalaro siya sa mga community tournament sa lugar nila. Naging laman din siya ng mga basketball court sa lugar nila na naglalaro ng mga pickup games. Si Jamal ang masasabing magaling talaga sa one-on-one game. Gamit ang kanyang dribbling skill ay nakakagawa siya ng mga advantage para makascore. Pagdating niya ng high school mga pre ay lumipat siya papunta California at nag-enroll sa Dorsey High School para tumira sa kanyang ama. Ito ay sa pag-uutos ng kanyang ina para magkaroon siya ng father figure paglaki. Ang naging problema lang, si Jamal ay isang batang mahiyain at dito siya napapagtripan ng mga gang na minsan ay hinaharas pa siya. Dahil sa pangyayari na yon ay hindi siya nakapaglaro ng basketball sa Dorsey High School at nawalan siya ng interest sa paglalaro ng basketball dahil sa hinaharas nga siya ng mga gang. Sumunod pa doon ang problema niya sa academics. Mula doon ay napag-isipan niyang bumalik sa Seattle kung saan talaga siya lumaki at nag-enroll sa Rainier High School nung junior year na siya. Dito ulit siya nakapaglaro ng basketball at naging superstar ng team. Nadala pa nga niya sa state championship ang team nila noong mga time na yon. Dahil sa magandang pinakita ni Jamal ay nire-recruit na siya ng mga bigating team sa college pero pinili nito maglaro sa Michigan Wolverines. Pero nabalot ito ng kontrobersya na may isang businessman ang nag-offer sa kanya ng financial benefits kung pipiliin nga niya ang Michigan. Ito kasi ay bawal sa rule ng NCAA kaya nagkaroon siya ng 6-game suspension na agad naman nilaban ng University of Michigan na sobra ang parusa na yon sa dahilan na wala pa naman siya natatanggap na benefits. Kahit ganun ang nangyari ay nakasama pa rin naman siya sa starting lineup matapos nga ang kanyang suspension. Dito ay naging main man siya ng Michigan Wolverines na noon ay may average na 16 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Pagkatapos niya maglaro dito sa Michigan University ng isang taon ay sumali agad siya sa 2000 NBA draft. Dito ay pinili siya bilang pangwalo ng Cleveland Cavaliers pero na-trade agad papunta sa Chicago Bulls para dito kay Chris Mims. Sa Bulls ay medyo nag-struggle itong si Jamal. Sa 61 games ay nakapag-start lang siya ng 8 games at may 35% lang sa field na may average noon na 4 points at 2 assists per game. Sa pangalawang season naman niya ay nag-increase to ng konti. Kaso limitado lang ang nalaro niya dahil sa mga injuries. Habang tumatagal siya sa NBA ay lalo nag-i-improve itong si Jamal at ang kanyang 3-point shooting. Sa 4th season nga niya at sa huling taon niya sa Bulls ay nakakuha siya ng starting position at nag-increase ang kanyang production sa 17 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Nang 2004 ay na-trade siya papunta sa New York Knicks kung saan nga unti-unti siyang nakilala. Pagdating niya dito ay nakakuha agad siya ng starting position para sa shooting guard. Na noon ay nag-a-average siya ng 17 points, 2 rebounds at 4 assists per game. Dito niya nagagamit ang kanyang matinding ball handling para makakarate ng space at makascore papunta dito sa rim. Sa pangalawang taon niya sa Knicks ay may bagong direction noon si Larry Brown. Dito ay nilagay siya bilang 6-man at naka-adapt pa rin naman siya sa ganitong role. Noon ay nag-a-average siya ng 14 points at 3 assists per game. Dito na nga nagsimula ang pagiging secret weapon ni Jamal off the bench.
Nang mga time na yun mga pre, ang Knicks na ay may bad management kaya papalit-palit sila ng mga coach. Dito ay kinuha nila si Isaiah Thomas. Sa season na to ay naging prone ulit sa injury si Jamal at nakapaglaro lang ng 59 games pero maganda pa rin naman ang production niya sa team. Sa 2007-2008 season ay nakabalik ulit siya sa starting lineup na noon ay naglalaro siya bilang point guard at shooting guard para dito sa Knicks. Dito rin siya nakakuha ng una niyang career high na 52 points. Kahit maganda ang pinakita niya sa Knicks, dahil nga dito sa 3-point shooting, ball handling at quickness ni Jamal ay kinuha siya via trade ni Don Nelson papunta dito sa Golden State. Dito ay naging starting shooting guard siya sa team kasama si Monty Ellis. Matapos naman ang kontrata niya sa Golden State ay dito siya nag-sign sa Atlanta Hawks para maging backup naman nina Joe Johnson at Mike Bibby at naka-adapt sa pagiging six-man na noon ay nag-a-average ng 18 points, 2 rebounds at 2 assists per game para manalo ng kanyang unang six-man of the year. Nang sumunod na season dito sa Atlanta dahil sa nagbago ang kanilang coach at bumaba ang kanyang scoring average ay nakasama pa ulit siya sa botohan para sa six-man of the year pero natalo nga siya dito kay Lamar Odom. Matapos noon ay naglaro siya ng isang taon dito sa Portland bago siya mapunta sa Clippers at dito kay Doc Rivers na naging main factor siya kasama sina Chris Paul, DeAndre Jordan, JJ Redick at Blake Griffin. Sa 5 taon niya sa Clippers ay talagang naging offensive weapon siya off the bench nang manalo siya ng 2 six man of the year. Na-adapt talaga niya ang ganitong role kahit saan team siya mapunta. Naging third leading scorer pa nga siya ng Clippers sa loob ng 5 taon na yan. Matapos ng 5 taon niya sa Clippers ay naglaro naman siya ng 1 taon dito sa Minnesota bago dito sa Phoenix Suns noong last season lang para ma-guide sana ang batang Devin Booker. All in all, sa mahigit 1,000 games niya sa NBA ay nakapaglaro lang siya ng 400 games na nakasama sa starting lineup at naging malaking bagay sa mga team kung saan siya mapunta. Ang isa sa mga main asset niya sa basketball ay ang kanyang kakaibang dribbling skills na nagagamit niya para makakreate ng space at para makatira ng mga pull-up jumpers o kaya naman ay makapag-drive papunta dito sa rim. Gaya ni Jason Williams na nagawan din natin ang video ay sayang din to si Jamal Crawford at hindi siya nakakuha kahit isang all-star selection. Ang isa sa mga best chance na talaga ay noong 2008 noong naglalaro pa siya para sa Knicks na may average noon na 20 points per game. Mataas din ang kanyang 3-point percentage na may average na 34%. Nasa top 10 din siya ng 3-point field goal made sa NBA. Sa ngayon ay wala pang team na kumukuha kay Jamal Crawford. Pero sa isang comment ay para nag-send siya ng interest para maglaro dito sa Lakers. Dahil sa ngayon si LeBron ay naglalaro bilang point guard sa kanila kahit andun pa si Rajon Rondo na may iniinda pang injury. Sa ngayon kasi mga pre ay kumpleto ang lineup ng roster ng Lakers. Si Howard lang kasi ay mayroong non-guaranteed contract na mahihirapan sila kung aalisin siya sa team. Pero pwede silang pumili kina Jared Dudley at Troy Daniels. Sa edad niya na 39 years old ay kaya pa naman niyang umiscore off the bench. Pero ang magiging problema ay mahihirapan na siya sa depensa dahil nga sa medyo bumabagal na itong si Jamal Crawford. Sa opinion ko lang mga pre ay mahihirapan na si Jamal Crawford na makapasok sa lineup sa mga team. Ngayon taong kasi ay magiging 40 years old na siya at mahihirapan na sumugal ang mga team sa kanya sa NBA. Mas gugustuhin kasi nilang kumuha na mas bata para ma-develop pagdating ng panahon. Kung ang Lakers ang tatargetin niya ay medyo malabo pa na kunin siya nito dahil sa naghahabol sila ng championship. Ang best option talaga ni Jamal Crawford ay maglaro dito sa Big 3 ni Ice Cube para lalo niya ma-showcase ang kanyang pagiging street baller. Dahil ito sa half-court setup na madaling magamit ang one-on-one game niya na popular sa mga street baller para lalo niya mapakita ang kanyang energy sa court. Naging part din si Jamal ng mga individual at charity games para mapakita ang kanyang pagiging street baller. Lagi din siya naglalaro dito sa Drew League kasama ang ibang mga NBA players. Sabi ko nga kanina, si Jamal ang isa sa pinakamabait na NBA players. Lagi siya nag-o-organize ng mga community event para dito sa mahihirap, gaya na lamang ng mga libreng pagkain sa mga bata. So mga pre, yan ang naging kwento ni Jamal Crawford na masasabi ko naman successful ang naging karir niya sa NBA bilang isang six-man at nakakuha pa nga siya ng 50-point games na hindi nakasama siya sa starting lineup. Sa tingin nyo mga pre, sa NBA ngayon ay sino kaya ang pwedeng sumunod sa kanya na best six-man ng NBA pagdating ng panahon? Siyempre, bukod kay Lou Williams. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay ilagay nyo na lamang sa comment section. So, salamat ulit sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.